Hello everyone! Ayan. So, ito po yung aking halaman na CREPE GINGER. Ayan. HELLENIA. HELLENIA yung kanyang name, but ang tawag sa kanya is CREPE GINGER. Pero hindi po siya luya ah. Hindi po siya ginger na yung kinakain. Ito po pang display ang kanyang flowers. Ayan. So, as you can see, the flowers is like that. Medyo naano na siya. Ito, nagbabrown na. Tumatagal po yung kanyang flowers ng ilang weeks. And then, ang kanyang dahon naman is maganda. Pero ito naninilaw na po yan. Makapal. Tsaka, kung maalagaan mo, makintab yung kanyang dahon. And then, ayan po. Ayan. Ito yung iyang na ano dahon niya. So napakaganda po ng kanyang dahon. Especially the flowers is beautiful. Ayan. And then kailangan po ng tubig, tubigan siya 2 times or 3 times a day. Kasi yun po talaga ang gusto niya. Kasi pag hindi na diligan ng isang araw ng maghapon, anting kinaumagahan, lanta na po yung kanyang sanga. Ganyan po siya kasensitive. Ayan. Ayan po yung naobserbahan ko sa halaman na ito. Kasi hiningi ko lang po ito. Ilang piraso lang. Pero, ano, napakadali po niyang ano, lumago. At napakadali po niyang ano, magkaroon ng mga babies. Ayan. So, eto po. Makikita po natin may ugat na po siya. Ayan. Ayan, may ugat na po siya. So, bali, napakadali po niyang magkaroon ng babies na ganyang kahit sa sanga lang, nagkakaugat na siya. And then, pwede muna natin po itong ikat para itanim. Ayan, kasi may ugat na siya. So, ayan. So, ayan po, ganyan po kaganda yung kanyang dahon. Makintab po yung kanyang dahon. Basta pag naalagaan ng mabuti, napakakintab po ng kanyang dahon. Ayan. And then, ito po yung mas bata-bata pa na, ano, na flowers. So, ayan. Ayan. Maganda po yung flowers niya eh. Ayan. And then, yung gamit ko na soil is normal soil. Hindi ko siya nilagyan ng black soil or anything else. Like kukupit. No, I never put. But I put fertilizer. Yeah. So, ito po yung nag-dry na kanyang flowers. Tinitignan ko po kung may seeds po siya, pero wala po siyang seeds. Ayan. Wala po akong makapana seeds. Yung kinat ko kanina, tinitignan ko kung may seeds, pero wala. Pero ang kainaman lang po talaga dito is, ayan, nagkakaroon po siya ng ugat sa kanyang sanga. So, at napakadali po niyang buhayin. Maglagay ka, ayan, ikat mo yan. Tapos itanim mo. Napakadali po niyang ano, buhayin, tapos ano na siya, madali po silang dumami. Ayun, madali po silang dumami. Ayan. So, uulitin ko po, yung kanyang dahon is napakaganda. Ayan, kinat ko po yung mga dry leaves niya. At kung hindi tama yung kanyang tubig, is nalalanta po siya kaagad, like that. Ayan. Very sensitive po siya sa tubig. Kailangan, gusto niya yung nadidiligan siya palagi. 3 times a day, like that. Or 2 times a day. Ayan. Ganda po nito. Pakitignan na lang po yung aking description dahil hindi ko pa na-search masyado kung ano pong benefits ang pwede sa halaman na ito. Or pang display lang talaga yung kanyang flower. Ayan. At yung kanyang leaves, maganda. Ayan. Ah, ang babae daw, pag nagtanim, pag mahilig sa halaman, ang tinitignan flowers. Ang lalaki daw, pag mahilig sa halaman, ang gusto eh, yung dahon. Dahon lang ang tinitignan. May ganun po ba? Tama po ba? Pero may friend po ako na
ano, gusto lang po niya yung mga dahon-dahon lang, yung mga very interesting na dahon. Ayaw niya nang namumulaklak dahil sabi nga niya para daw siyang ano, babae kasi lalaki siya. So yung mga halaman niya is walang mga bulaklak, pero very interesting yung mga dahon ng kanyang tanim. So ayan po yung ating Helenia. Oh, very sexy ah. Ayan. Helenia. Ang sexy ng pagkakabigkas ko eh. Helenia. Ayan. Maganda po siya pag naalagaan po talaga ng ng tama. Ayan. Maganda. At yun namang ibang ano, nagda-dry na dahil minsan po kasi talagang hindi ko na madaligan. Kaya ayan. Pero ngayon na ulan ng ulan po dito. Kagaya po ngayon, unaulan uli. I-share ko na lang po itong halaman kong ito dahil lilipat ko siya. Hiningi ko lang po ito eh sa kapitbahay namin. Ito po yung kanyang young leaves. Yan. Kintab-kintab po ng kanyang dahon. Ayan. This is the young leaves. And this one, the old leaves. Old. Yan. May yellow-yellow na siya. Kasi nga napaka-sensitive niya sa tubig. Yan. Hindi po siya sensitive sa soil. Sa water po siya, ano, pagkakulang ng tubig. Ayan. Napakadali po niyang mag-brown or mag-yellow yung kanyang dahon. So, ganyan po dapat yung gawin natin. Hindi lang po yung tanim ng tanim, kundi obserbahan kung ano po talaga yung lifestyle ng halaman natin. Dahil lahat po ng halaman natin is may kanya-kanya po silang lifestyle din. Kung tayo may lifestyle, sila din may lifestyle din sila. Yan, dahil nabubuhay din po sila. Ganun. So hanggang dito na lang po. Sana nagustuhan po ninyo yung aking Helenia. Yan. Creepy Ginger.